magsitayong tayo. Ibinigay sa atin ng Yesus ang Eucharistia bilang alaala ng kanyang pag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Matularan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono at mga relihiyoso ang kababaang loob ni Jesus na maglingkod sa kapwa sa kabila ng paghihirap at pag-uusin. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga may kapungkulan sa pangalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan at alinda nila ang paghugas kamay pagkos maging halimbawa ng pag-amin sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maging matapang na mga lingkod nawa ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng mga pang-aabuso sa mga dukha, mga manggagawa, mga biktima ng karahasan, at mga naumila. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Makahugot nawa ng lakas at pag-asa sa Eucharistia ang mga naghihikahos, mga may sakit, at mga namatayan na mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Sa Eucharistia, tumawid tayo mula sa kamatayan tungo sa ganap na buhay. Naway magbahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Diyos Ama, ikaw na nagbigay sa buhay at ang lahat ng mabuti. Tingin mo ang aming mga panalangin, gabayan mo kami. Habang ipinagdiriwang namin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo, iadid mo kami sa kalawlatian ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Tumayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga mapapangalan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa katuwiran niya at karahanan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin na may kahit pagkalumang marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat gawing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa kanan ay nangyari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang mga Panginoon, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo naming Panginoon, siyang laging nakita at laging mong ikinalugod na paring naghahain para sa sansinukong. Itong pag-aalay na tanging mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay pag-ahain niya para sa nanupang alalahanin namin at pagsaluan. Ang laman niya ay inihangin upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay gumanap, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawin ng papuri sa iyo ng walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mo ito na ang mga kaloob namin itanggapin at paspasan mo sa pagdiriwang namin ng pagkahain niya sa iyo. Inihali namin sa iyo ng una ang iyong banal na simbahang katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukok, pagkakaisa at pagkapataguyod, ang mga kaanib nito sa sarili sinukok kaysa ng aming Papa Francisco, ang iyong lingkod, kasama ng aming obispo, Buenaventura, ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga kastol. Ama namin, iyong lalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya na babatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang pagkain ito ng pagpupuri aming may alay para sa kapakanan namin at ang mamahal namin sa buhay para sa aming kalusugan. At walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na Tuhan na buhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan ang pinagdiriwang namin sa gabi nito ngayon, ang napinakapistahan ang ginawang pag-ahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinarangalan namin ngayon, unang-una ang ina ng Diyos, ang Panginoon namin si Jesucristo, si Maria na manunating laging birhen,
Gayun din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, at ang lahat ng iyong mga banal pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan, at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalinain at ipagsanggalang. Ama namin na iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain sa katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo upang pagsaluhan ang mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw ng iyong kapayapaan. Pagmuhay pa yung tulad na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibinilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito para patungan sa kalimutan namin sa Espiritu at kalutuhanan, kaya para sa amin tulong mong maging kaagawan at tubong ng pinakamamahal ng anak namin, Panginoong si Kristo. Noong bisbiras ng kanyang pagpapakasakit kami, para kami sa lahat ng tao ay masagip na kisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Ginawa kanyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tuminala siya sa langit. Sa iyo, Diyos, ama niyang mga pangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Ngayon din naman ang matapos sa kapunan, ginawa kanyang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal na kalagalan ng mga kamay. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at buo na iyong bayang banalay, nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagkapakasakit, ang pagmamon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay ng pagkakit niya sa kalangitan. Kaya mula sa mabiyayang sa iyo rin ang galing, inihandog namin ang iyong katastasang kamahalan, ang paghahag ito ng katangit-tangit na isa'y. At pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inumin nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo ang mga ito sa ginawa mo at mga handog ni Abel ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin at pananampalataya ito, ang sa inyandang tinapay at alang ni Melchizedek na parin hirin-niram mo, paulakan mo ngayon tanggapin ang banal na dalisay ng pagkain. Makapangyarihang Diyos, inihiling namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay
buhay na ito sa dakilang dakbang ang nasa iyong harap. Upang sa pag-asalo sa banal na katawan dugo ng iyong anak sa pakinabang namin ngayon dito sa banal ng mga pag. Kami ay mapuspos ng iyong pagkabala at anang pagbabaswas. Ama namin, iyo rin alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa pag-imlay ng iyong kapayapaan niya, mga atatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na himlay sa kagduman ni Kristo ay aming diyan dalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pag-asalo ang pagliliwanag at bagay na sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin nagkitiwala sa iyo nag-uumapo ng pagkakapagbigay. Sa aming pamuhay araw-araw kaya pakitapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling na iyong mga banal na apostol at martir kasama na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe. San Martin at ang lahat na mabanal, kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno ng aming kakulangan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamagitan ng tanang mabubuting kaloobong ito ay lagi mong ipinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuloy sa iyo, Diyos at ang mapapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
namin kami diyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi ang sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan si isa't isa. Thank you.
Lord the Panginoon. Sinuhod po ang lahat, panalangin para sa mga pari. Panginoong Jesus, aming mabuting pastor, hinawag mo ang iyong mga pari upang makiisa sa iyong misyon na akayin kami sa butihing Ama sa pamamagitan ng daan ng kabanalan, ang pagmamahal at wagas na paglilingkod. Isinasamo namin sa iyo, patnubayan mo po sila upang sa pamamagitan ng kanilang matalik na pakikipag-ugnayan sa iyo sa pagdarasal, naway mabugod ang kanilang katakuman ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila na maialay ang kanilang sarili sa iyo araw-araw upang makapaglingkod sila ng buong pagmamahal at katapatan. Naway maging matiyaga, masigla at matatag lagi sila sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita, sa pagdiriwang ng mga banal na sakramento, at pagpapalaganap sa pagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa tulong ng Espiritu Santo, maisunong at mapalaganap nawa nila ang iyong paghahari kasama ng sambayanang Kristiyano, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng mga pari, panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, patrono ng mga pari, panalangin mo kami. San Martin de Porres, patrono ng mga mensahe, panalangin mo kami. Tumayo na po. Ang ating po mga schedule pagkatapos po ng misa ay pagkatapos ng panalangin ang ating po ilalagay ang banal sakramento sa altar doon sa altar of repose. Magtatanong tayo dyan hanggang alas 12 ng ating gabi. So,
Kristo, inaanyahan ang bawat isa ng isang oras na makiisa sa banal na pagkatamad. Alas 12 ay yung aking pong tinibre, morning prayer for Good Friday. Sa Biyernes Santo po, schedule natin alas 12 ng tanghali yung play ng mga kabataan. Magsisimula po sa forward court. Then alas 3 ng hapon ay yung pong ating pagpapalangan, pagsamba sa krus at komunyon. And then, posisyon sa Sabado de Gloria, ating pong bihilya para sa muling pagkabuhay. Yung misa natin ng Sabado ay 8 o'clock ng gabi. Ito po yung tawagin natin ay Blessing of Fire and Water. So, baka po sa inyo magpa-bless ng hot ng water, pwede ko po kayo magdala ng water pero isa lang natin. So, magdagay kayo sa isang container. Ano mang uri ng container? O candles, kung gusto nyo magpa-bless ng candles. So, yun po ay 8 o'clock ng gabi. Medyo mahaba po yung mga pagdiriwang natin ngayon. No? Lalo-lalo itong Triduo. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Linggo ng muling pagkabuhay, yung salubong natin, 3:30. Mga lalaki manggagaling sa Fiesta Homes, ang mga babae ay sa Adelina 1A. 4 o'clock sa lubong, after ng 4 o'clock ng sa lubong, ay yung ating pong misa ng muling pagkabuhay. So yun po yung misa natin ng 6 o'clock na umaga sa Linggo ng muling pagkabuhay. So wala na po tayo ng 6 o'clock. Right after na sa lubong, magmimisa na tayo. May misa pa rin tayo ng gabi, ng Linggo, ng muling pagkabuhay. So, paalalim po, ano? Itong pakikisa natin na yung araw na ito, bukas at saka sa Sabado de Gloria, ay pwede po kayong tumanggap ng indulhensya plenaria kapag po kayo sumama sa mga nabanggit na mga activities plus pagdarasal po ng Santo Rosario plus yung po pagdarasal ng istasyon, mataimtim na istasyon ng krus plus yung po spiritual reading. So, mga pagninilay tungkol po sa panahon na ito or mga buhay ng mga santo. Pwede pong tanggapin ang nabanggit na mga na ang indulensya pinayon sa mga nabanggit na mga pagkidos ngayong tinatawag po natin Easter Triduo.